isang balita po na may gagawin po ngayong araw na isa pong mega wide rally para po suportahan ang revolutionary government. At alam nyo ba mga sangkay na ang makikiisa dito ay 12 million na pro-government? You know what is up mga sangkay, this is me and I'm back for another video, another topic na naman mga sangkay na ating gagawin ngayon. And if you don't know my name, just call me Sangkay Janjan o kung sa Tagalog, kaibigang Janjan. Syempre kung bago ka pa lang po sa ating channel, welcome ka po sa mundo ng mga sangkay. At kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Please subscribe my YouTube channel and click the bell notification para lagi po kayong updated sa bawat video na ina-upload po natin. Today mga sangkay, mayroon pong isang gaganaping mega wide rally. At sa tingin ko buong Pilipinas po ito mga sangkay, para po suportahan ang revolutionary government. Dahil karamihan sa mga Pilipino mga sangkay ay naghahangad o nagnanais na na ayusin ang sistema ng ating gobyerno. At alam niyo ba mga sangkay na sa mega wide rally na gagawin ngayon ay 12 million mga pro-government ang dadalo? Nako mga sangkay, ito po yung pakakaabangan po natin ngayong araw. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, kamusta po muna lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga kabataan dyan na talaga nga namang matatalino, masisipag at higit sa lahat alam po ang tunay na kasaysayan at law-abiding citizen. Mabuhay po kayong lahat at maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Pakilike din po ang Facebook page ng Team Paangat. Ang Team Paangat po ay isang grupo ng mga kabataan na sinusuportahan po ang ating gobyerno sa pagpapaangat po sa ating bayan. At eto na mga sangkay, umpisahan na po natin ito. Tara! Alam niyo ang balitang ito mga sangkay, hindi po ako ganun ka-aware na may ganito palang klaseng magaganap na isang malakihang rally para po suportahan ng revolutionary government. Dahil nga, kagabi ko lang po ito nalaman mga sangkay, na may gagawin pala ngayong araw po, Lunes, may gagawin pong mega rally sa buong Pilipinas na sumusuporta po para magkaroon ng revolutionary government. At ang malupit dito mga sangkay, ayon sa balitang ito, napapanuurin po natin din ngayon ng sabay-sabay, 12 million daw po ang dadalo. So para mas malinaw mga sangkay at maliwanagan tayo, panuurin po natin ito ng sabay-sabay. Ang balita po mula sa SMNI News. Let's go! Nasa 12 milyong miyembro ng Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Council ang sabay-sabay na magsasagawa ng kilos protesta ngayong darating na Pebrero 21 upang ipakita ang puwersa nito kaugnay sa isinusulong na revolutionary government. Sa Mindiola sa Maynila, nasa 60,000 katao ang inaasahang makikiisa sa aktibidad. Narito ang dagdag na detalye ng balita mula kay Paul Montibon live. Paul? Jade, magandang hapon. Alam mo Jade, sa katatapos lang na press conference ay aabuti kumbaga sa mangyayari sa February 21, Lunes, sa susunod na linggo ay aabutin yan ng 12 milyon na mga Pilipino. So ngayong Lunes, miyembro ng MRRD NECC ang magsasabay-sabay no na magkakaroon ng kilos protesta para ipanawagan itong sinusulong nila na revolutionary government. Kumbaga sa susunod na linggo, Jade, ay parang manunumbalik itong 2016 presidential elections na magsasama-sama ang mga Pilipino na sumusuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Hanggat ang Pangulo ay Pangulo pa, yan ay may pag-asa. Ang kailangan lamang ay tayo. Kasado na sa Lunes ang pagsasama-sama ng nasa 12 milyong miyembro ng pro-revolutionary government mula sa iba't ibang sektor sa bansa na pumapabor sa pagsusulong ng isang bagong pamahalaan o revolutionary form of government sa bansa. Ayon sa tagapagsalita ng malaking pro-Duterte group na Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee, Abner Malabanan, malaki anya ang magagawa ng bagong konsepto ng pamamahala para sa mas mabilis na pagtugon sa mga usaping panlipunan, partikular na sa malawak at pantay na distribusyon ng kapangyarihan at pondo sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon sa grupo, mayroon na silang inihain na limang klase na konstitusyon na kasalukuyan ang nasa tanggapan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hinihintay na lamang nito ang tugon ng Pangulo upang tuluyan ng maisakatuparan ang pagbabago ng bansa.
Ayon kay Malabanan, sa kasalukuyang estado ng pamahalaan, halos nasa National Capital Region na Calaan ang malaking bahagi ng pondo ng national government, habang maliit na lang ang napupunta sa ibang rehiyon ng bansa. Bagay na nagdudulot ito ng malawakang problema ng kahirapan. Pero sa ilalim ng bagong pamahalaan, naniniwala sila na mas madaling maipatutupad ng Pangulo ang mungkahing federalismong gobyerno na ikauunlad umano ng bansa muna sa seguridad, edukasyon, hanap buhay at ekonomiya. We understand there are several constitutions submitted, 4 or 5, to be harmonized. Secondly, we have already prepared the declaration of revolutionary government signed by all allied members. Third, we have prepared already a roadmap. What shall we do after? We have a letter to the president, and we have a letter, we have an acceptance prepared already. Giit pa ni Malabanan, mahigit sa 3 siglo na rin ang konstitusyon ng bansa at kinakailangan na niya itong palitan ng mas naaayon sa kasalukuyang sistema at pamumuhay ng taong bayan. So dapat ngayon na, dahil hindi ngayon ay kailan pa. Pag natapos ang termino ng Pangulo, I doubt it during my lifetime dahil ako po 66 na. So sana tayo po ay magkaisa. Number is the game. When you talk of sovereign will, it must be at least majority or many. Para makita ng Pangulo na this is the desire of everyone. Pag inasahan natin yung people behind him, baka malabo po yan. Dahil mababawasan ang resources ng national. Ayaw nila niyan. Pag pumunta sa lalawigan, mawala na ang concentration ng power at ayaw nila niyan. Kaya dapat tulungan natin ang Pangulo to decide on this. Show him that we want it. Samantala na nga ako naman ang MRRD, NECC, na maayos nitong susundin ang health protocols habang umiiral ang community quarantine sa bansa. Paglilinaw ng grupo, mass lining ang mangyayari sa araw ng rally, taliwas sa inaasahang mass gathering. Batay sa kanilang inilatag na plano, bawat 10 tao na nakalinya ay may tigi isang individual na magbabantay sa maayos na pagsasagawa ng kilos protesta. Ang paalala lang po, number one, strictly observe physical distancing and all other health protocols as well as all government regulation. Remember, we are not mass gathering. We are mass lining. Meaning, the kabilang side of the street, sidewalk, ay dapat natin tayo with physical distancing. Kung requirement ay 1 meter, make it 2 meters. Para talagang safe with face shield and mask. So dapat maging orderly. Kaya lahat ng pupunta, sila na magpulis ang nilang ramp. Ipakita natin na we can discipline ourselves. Para din lang yung nasa mo sa palengke, nakita natin. Kahit ipagbawal mo, dikit-dikit. So this time, we are calling for change. Hindi lang pagkain ito. Sa palengke, nagkakagulo pagkain eh. This time, we are calling for change. Tama. And this is the real change. Then this will be the first time we will make history. Yun. This is the first time we will change the form of government from unitary to federal. Noon pa man ay sinabi na ni Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang alam sa mga aktibidad ng mga grupo na nagsusulong ng revolutionary government. Pero sa panig ng mga tagapagsulong nito, hindi anila hadlang ang pagtutol ng Pangulo at determinado sila na ilahad sa publiko ang kanilang kagustuhang manatili ang magandang nasimulan ni Pangulong Duterte sa bansa. Matatanda ang nagtatag ng revolutionary government din si dating Peking Revolution yan, mga sanggay. Matapos mapatalasik ang nooy presidente na si Ferdinand Marcos. Yan yung sumira sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng revolutionary government. Yung Peking Revolution na Edsawa na yan. Ang pansamantalang charter na pumalit naman sa 1973 Constitution bago maibalangkas ang 1987 Constitution. Jade, kanina ay sinabi inaasahan sa susunod na linggo, sa Lunes, inaasahan ang pagkakas. So ngayong araw po yan, ngayong araw yung tinutukoy niya, ngayong Lunes mismo. Star, Robin Padilla, Alma Moreno at artista na si Mateta De Leon at kasalukuyan pa silang nangangalap para sa mga live performance performers na makikiisa sa nasabing aktibidad. So yun mga sangkay, napakagandang balita ito. Dahil magsasama-sama po ang mga pro-government sa buong Pilipinas. I think mga sangkay, sa buong Pilipinas po talaga itong mass rally or mega wide rally para po suportahan
ang revolutionary government. Nakita nyo mga sangkay sa bandang huli sa balita ng SMNI na nagkaroon po ng revolutionary government pagpasok ni Corazon Aquino after EDSA 1 mga sangkay. Pero itong revolutionary na ginawa nila Corazon Aquino noon, ito po yung sumira sa Pilipinas kung bakit mga sangkay naghihirap at naghihinagpis ngayon ang dating bansa na napakayaman. Ito po yung reason mga sangkay na sinusulong po ng mga pro-government ang revolutionary government nang sa ganun itapo na po yung 1987 Constitution ni Corazon Aquino dahil yan po talaga ang isa sa malaking problema sa ating bansa dahil yung 1987 Constitution, basura yan dahil ang Constitution na yan, niluluhuran po niyan yung mga ganid na politiko at lalong-lalo na po ang mga oligarko na dahilan kung bakit naghihirap ang ekonomiya ng ating bansa simula po 1986 hanggang sa ngayon. So napapanahon ng mga sangkay na magkaisa ang mga Pilipino para po talaga sa tunay na pagbabago. So ito po yung pakakaabangan natin ngayon. I think ang magiging venue po nito ay Mendiola dito sa Metro Manila at hindi ko po alam sa ibang mga lugar kung saan ang magiging gathering. So susubukan ko pong pumunta sa mega rally na yan para po suportahan ng revolutionary government and hope yung mga sangkay na magawan po natin yan ng vlog sa mismong rally or event na yan. Dahil mismo ako mga sangkay, sumusuporta po ako na magkaroon po ng federal parliamentary system ang Pilipinas. Dahil pag wala yan mga sangkay, mananatili pong basura ang sistema ng ating gobyerno. So maraming salamat po sa inyong panunood. This is me once again, Sangkay Janjan. Please like, comment, share, and subscribe. At lagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless po.